magpapakarwash po tayo. Dahil sasa lang tayo sa inspection ngayon. So, sana pumasa. Pero sana kumander tong sasakyan ko pagkatapos ng karwash. Balik tayo sa sasakyan ko. Dito. Alas 4:30 pa lang eh. Ito ako pinakawa ng sumalang. Saka malamig. Sana pumaksa to sa inspection. At sana pumandar to ngayon. Papandarin ko siya. Hey guys, nandito na tayo ngayon sa Fuejes para sa ating car inspections. Umandar naman yung sasakyan ko, natapos yung car wash. Maganda naman yung kinalabasan, kahit malamig. Yung problema ng sasakyan nito, pag malamig, malamig din yung makina, matagal siya uminit, kaya minsan hindi umandar. Pero at least, yun, umandar na siya at malinis na siya. So I pray na makapasa ako dito sa car inspection. Yeah! And sana walang mangyaring masama. Nangyaring failure sa sasakyan ko. So, update ko po kayo. Ayan. Yan yung Fuejes. Yan yung car inspection. Yung kulay orange. Yung may orange na yan. So, yan tayo pupunta. Tignan natin kung makapasa tayo. Sana! Oh my goodness. Let's cross our fingers. Yan yung inspection. Yan nga kung pumila. Fuejes. The most expensive mall, Alhaza Mall. Pangkatari lang daw yan. Pangmayaman. What? Okay, papunta po tayo ngayon sa ating car inspection ulit. This is our second attempt para magpa-inspection itong sasakyan. Malamig po ngayon. At malapit na po tayo dun sa area. So mamaya po ikikwento ko sa inyo kung ano yung nangyari sa first attempt natin. Bakit po tayo bumagsak. So subukan po muli natin na subukan uli natin na makapasa ngayon sa awa ng Diyos. Oh, ito na. Alas 6:30 na dito ngayon. Ayan, marami na rin nakapila dyan. Okay. Inspection tayo. Ito yung resibo natin. Resibo natin last week. Yung estimara. Or tinatawag. Estimara tawag dito. Atin na parang lisensya ng sasakyan. Ang tawag sa atin ito. Sandali lang po. Ibigay natin ito sa cashier. At hindi na tayo magbayad. 150 na kasi ngayon. Tapos yung second attempt mo, libre. Pag naman pag bumagsak na, libre pa ba yan? Yan yung Fuejes inspection. Re-inspection tayo. Saan nakakakabi rin ito eh. Pero mga Pilipino dito eh. Boss, re-inspection. Only seatbelt, re-inspection. Two first.
Thank you, sir. Parang pasado, ha? What? Kung nandito ka nakasalang, ay nako, kakabahan ka talaga. Zero na dito, nakikita ko sana, eh. Sa computer nila. Ayan, ha, zero. So, nakalabas na tayo. At papunta na tayo sa police. So, dito tayo ngayon sa police. So, sabi ng police, go na daw tayo. So, magpa-park po muna tayo dito. Ito mismo yung eksaktong pinarkingan ko last week. Kasi sabi ng police, pagdaan ko dun, go na daw. So, ibig sabihin, wala na. Parang nakapasa na tayo. Titingnan ko po sa aking mobile kung nakapasa tayo talaga. So, standby po kayo dyan. Okay, galing ako sa loob. Chinek ko lang kasi wala ko na-receive na message. Pero habang kausap ko yung counter, naka-receive na ako ng message. Pasado na. So, ganitong-ganito, yeah. Last week ang ginawa ko, pumunta, pagkatapos ko na inspection, pumunta ako sa police. Tapos, kasi failed na kalagay sa mobile ko. So, pagbalik ko sa sasakyan ko, naka-on siya. Iniwan ko siyang naka-on, pero pagbalik ko, patay na yung sasakyan ko. So, nauna na siyang namatay. So, nag-failed ako, tapos namatay din yung sasakyan ko. So, hindi ko alam kung anong nangyari, pero trinay ko din siyang i-revive. Na-revive ko naman at nakalipat ako ng parking dyan sa may McDonald's. Nagantay ako ng 2 oras hanggang sa hindi ko siya na-revive ulit para bumalik sa trabaho. So, tinawagan ko yung mga kasa, kong kaibigan, si Erwin, saka si Jerome. Kinatanghalian, bumalik kami dito ni Jerome. At sinubukan namin i-revive ulit yung sasakyan. At binuksan namin, tinignan niyo yung makina. At hindi ko naisip na yung pagpunta ko sa ano yan? Pagpa-car wash ko, pagpa-engine wash ko, which is supposedly, hindi naman talaga nagpa-engine wash. Kaso sa sobrang dumi ng sasakyan ko, nagpa-engine wash ako. Yung sa sobrang dumi ng makina. So, inisip ko kasi, baka bumagsak din siya, magkos siya ng failure. Although, bumagsak nga, free talaga ako. Dahil po sa seatbelt, yun po yung major kong binagsak. Yun lang naman, hindi siya nagre-retract, hindi bumabalik, pero hindi rin siya naglalock. So, sa cause ng pag halimbawa, pag mga bigla ang preno, tapos hindi nag-lock yung seatbelt, so, siyempre, yun yung magkukause ng accident. So, sabi niya, kawawa naman yung pasahero mo kung magkaganon. Yeah! Siyempre, para sa safety naman natin din yan, kaya, think positive na lang tayo kahit na bumagsak. At yun naman, nakabutsawa ng Diyos, nakakuha naman ako ng spare nung seatbelt. Punta ko sa industry, nandun yung mga tambakan ng mga lumang sasakyan dahil nga siyempre medyo classic na din yung sasakyan natin, vintage na siya, so pwede na rin siyang ilagay sa museum. Nahantay ko na lang yung clearance. So yun po, at dun po ako nagtapos, at sa awa ng Diyos natapos din ang ating experience para sa pagpa-inspect ng car. So, at sana po may natutunan din kayo kahit paano, lalo yung mga nandito na nagpa-inspect. Alam naman na nila to. Yung mga nasa Pilipinas naman, at least. Ang balita ko, mayroon na rin silang parang ganitong car inspection. Mayroon na daw sa Pamplona, sa Naga City, na ganitong style ng inspection. So, ganun po. See you later, guys. Bye-bye.